mensahe nga dili ko mabatian usahay sa imong sulod mismo sa simbahan. Because sometimes kung yung mismo pastor mo yung nangangaral ng ganong mensahe, magagalit ka. Kaya ngayon pinili ng Diyos ang okasyon na ito, ang activity na ito para marinig mo ang mensahe na yan ngayon. Na kailangan ko ng tumesay. Pag-ibig sa puso mo. Wala nang joy sa puso mo. Hindi ka na masaya pumunta sa prayer meetings. Hindi ka na masaya pumunta sa church. Wala nang peace. Instead na maging peacemaker ka, troublemaker ka. I've shared last time sa akin kong Facebook Live Ministry na ang mga peacemaker lang ang may karapatan na tatawaging anak ng Diyos. How dare you to call yourself na anak ka ng Diyos kung troublemaker ka? Yes. Sabi sa Biblia mga kapatid, blessed are those peacemaker, blessed are those peacemaker, for they will be called the Son of God. Kung peacemaker ka, then you are a Son of God. Yes. Because I will repeat,
Shall we lift our two hands right now? Huwag kang dinistansya sa Panginoon, kapatid. Habang itinataas mo yung dalawa mong kamay, babae sa babae, lalaki sa lalaki, hawakan mo yung kamay niya, kapatid. Alam niyo ba kung anong meaning yan? Noong time na napagod na si Moises, mga kapatid, sa pagtaas ng kanyang kamay, habang may gera, mga kapatid, nakataas yung kamay ni Moises, at habang nakataas ang kanyang mga kamay, kapatid, nananalo ang mga Israelites. But time comes, napagod si Moises, at unti-unting bumababa ang kanyang mga kamay, at habang unti-unting bumababa ang kanyang mga kamay, mga kapatid, natatalo ang Israelites. Kamay, alam mo ba, marahil yung iba dyan depressed, marahil yung
lang mawawala na sa pananampalataya. Kaya ngayon iparamdam natin sa